mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Patuloy sa iyo, Panginoon. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y kukutsain, ahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumood siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Maiinuman ba ninyo ang kupa na malapit ko na inuman?" "Upo," tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuan iyon para sa pinaglalaanan ng aking ama." Ngunit nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Inupuri ka namin, mga Panginoon.